Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Andrew Wiggins ay isa nga sa mga pinakamalaking parte ng championship team ng Warriors last season, averaging 18.3 points and 8.8 rebounds per game noong finals, while also shutting down the East Finals MVP Jason Tatum. Ang kanyang depensa at rebounding ay naging malaking dahilan kung bakit naging epektibo ang small ball lineup ng Warriors, at ngayong wala nga siya ay kitang-kitang epekto nito sa defending champions. Si Andrew Wiggins nga ay hindi naglalaro simula pa noong All-Star break at hindi siya injured, bagkus ang kanyang dahilan ay personal reasons and family matter. At may iba't ibang rumors nga dito mga kaibigan. May isang anonymous Warriors player ang nagsabi na seryosong bagay ang pinagdadaanan ngayon ni Wiggins, habang si Steph naman ay sinabi na tough situation nga daw ang malayo siya sa team, ngunit life is bigger than basketball. Ang mahalaga daw ay maayos niya kung ano man ang gusot na pinagdadaanan ngayon ng kanyang pamilya. Kapag handa na nga siyang bumalik ay tatanggapin nila ito. Miss na nga daw nila si Wiggins. So ano nga bang pinagdadaanan ng former number 1 pick? Ito ay mga rumors lamang, ibig sabihin ay posibleng totoo at posibleng hindi. Ang sinasabi ngayon na family matter ay nagloko umano ang girlfriend Wiggins at nanay ng kanyang dalawang anak na babae. Nagsimula ang rumor na ito matapos na alisin ni Miss Johnson ang mga picture nila ni Wiggins sa kanyang Instagram account at palitan ng kanyang bio ng Amya and Elias Mommy. At inalis niya nga ang pangalan ni Wiggins dito. Silang dalawa mga kaibigan ay high school pa lamang na magsimula ng mag-date. Ngunit ngayon ay madaming rumors na ito ang dahilan kung bakit out si Wiggins. Hindi mo na din matatagpuan ang picture ni Miss Johnson sa profile ni Wiggins sa Instagram. Ganun pa man, rumors nga ito mga kaibigan. Rumors lang. Ibig sabihin ay posibleng totoo at posibleng hindi. Ngunit kung ano man nga ang pinagdadaanan ni Wiggins ay sana malampasan niya ito at hindi ganong maapektuhan ang kanyang mental health. As of now ay hindi inaasahan ang pagbabalik ni Andrew Wiggins sa season na ito. Hindi pa ito garantiya, ngunit hindi nga expected ng Warriors na babalik pa siya sa season na ito. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay bigyan naman natin ng pansin si DeMontas Sabonis. Kahapon nga ay nagtala pa lamang siya ng 24 points, 21 rebounds, 5 assists and 4 blocks on 8 of 14 shooting sa field sa panalo ng Sacramento Kings kontra sa Brooklyn Nets. Sa kanilang paungunan ni De'Aaron Fox ay isa nga sa mga top teams ng Sacramento Kings ngayon sa West. Ngunit hindi nga siya gaano napapansin ng media o typical non-American athlete treatment ang nakukuha niya sa sports media ng US. Si Sabonis ay pang-anim ngayon sa bagong labas na MVP ladder at dahil dyan ay tanging si Jason Tatum lang nga ang American player na nasa top 6 ng MVP ladder ngayon. Si Sabonis ay may average din na 19 points, league's best 12.6 rebounds and 7.1 assists per game on 60.9% shooting sa field. Just imagine kung gumagawa nga ng ganyan na stat si Zion Williamson at sila ay number 2 or 3 ngayon sa napakalalim na Western Conference. Malamang sa malamang ay pilit na ipapasok ito sa top 5 ng MVP ladder. So bigyan nga natin siya ng pansin mga kaibigan. Sa mga hindi nakakapanood ng games ng Sacramento Kings, isa nga sila sa mga top team sa West at si Sabonis ay malaking dahilan dito. At ngayon ay susubukan nga nilang gumawa ng ingay sa playoffs. First time nga makapasok ng Kings dito since 2006. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?